Nagtalo sina Senator Richard Gordon at Leila De Lima sa Senate hearing tungkol sa pagbuhay sa death penalty. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Floor. Kasalukuyang ipinagpapatuloy nga dito ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Kanina, Floor, sa simula na kanilang pagdinig, ay nagkaroon nga ng maikling pagtatalo sa Senator Leila De Lima at sa Senator Richard Gordon kung dapat ba o napapanahon bang talakayin sa Senate Committee ang panukalang pagbabalik na ng death penalty sa bansa. Nagmanipesto si Senator Leila De Lima kanina na bigyan sana ng komite ng pagkakataon ang chairperson ng Commission on Human Rights na si Chito Gascon na magsalita sa pagdinig. Ito ay kaugnay nga ng issue ng pagbibigay ng statement ni CHR Commissioner Robert Cadiz laban kay Senator Richard Gordon kung saan sinabi nito na duwagaan niya si Committee Chair Gordon dahil sinuspindi nito ang pagdinig ng komite kaugnay ng mga kaso ng extrajudicial killings. Pero hindi pinagbigyan ni Senator Richard Gordon ang unang motion ni Senator Leila De Lima at sa halip ay binasa na lang niya kanina sa pagdinig yung personal text message sa kanya na pino-forwarded mismo ni Chito Gascon. At kanina naman, nagmanipesto rin si Senator Leila De Lima na kumaari ay ipagpaliban muna yung pagtatalakay nga ng death penalty dito sa committee hearing dahil anya hindi ito sumusunod sa three-day rule ng Senado. Ayon sa Senadora, ay kulang sa mga resource persons ang committee ngayon at hindi nila kumbaga malawak na matatalakay itong panukalang batas si Senator Manny Pacquiao on death penalty dahil wala masyadong mga taong maaaring magbigay ng kanilang opinyon o komento sa provision ng panukalang batas. Dahil kanina, Floor, dalawa lang silang nandoon sa loob ng committee hearing, si Senator Richard Gordon at si Senator Leila De Lima, ay hindi napagbotohan na maayos itong dalawang motion ni Senator Leila De Lima at na-overrule ni Senator Richard Gordon yung naisana ni Senator Leila De Lima at nagpatuloy sila dito nga sa pagtalakay ng panukalang batas o ng death penalty. Nagsalita kanina si Senator Manny Pacquiao na siyang author ng panukalang pagbabalik ng death penalty at kanina naman ay nagsalita naman si Senator Panfilulacso na Vice Chair ng Komite at nagmanifesto rin siya at sinabi niya hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy ng komite ang kanilang pagtatalakay nga dito sa panukalang batas na ito gayong puro law enforcement agencies lang katulad ng NBI, PNP, ang nandito sa pagdinig. Sa kasalukuyan, Floor, ay tinatalakay nila ngayon yung sinasagawang investigasyon ng Internal Affairs Service Unit ng Philippine National Police kung saan kinakwestiyon ni Senator Richard Gordon yung bilang ng mga umanay kaso ng extrajudicial killings na naimbestigahan na ng ahensya. At yan muna pinakuni balita mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat mula sa Pasay City. Pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa isyu ng extrajudicial killings, ngunit hindi na pinayagan ng Commission on Human Rights sa magpresenta ng mga testigo. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joyce Balancio live. Yes, Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Tinapos na nga ng Senate Committee on Justice and Human Rights, katuwang ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang kanilang public hearing sa mga may kaso na extrajudicial killings na inuugnay sa kampanya ng Duterte administration kontra droga. Muling nagtalo si Senator Richard Gordon at Senator Leila De Lima sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa isyu ng extrajudicial killings ngayong araw. Ito ay matapos maghay ng motion si Senator De Lima upang mapigyan ng pagkakataon si Commission on Human Rights Chair Chito Gascon na magpaliwanag sa pagtawag ni Commissioner Robert Cadiz na duwag kay Senator Gordon noong nakaraang pagdinig. Naghain din na manipesto ang senadora na huwag ituloy ang plano ni Senator Gordon na talakayin ang panukalang pagbabalik ng death penalty. You cannot control this the way you controlled it last time. I don't want to fight with you. I respect you. But let me just point out, I am not going to bear... There is a particular matter at hand, so... Excuse me, what are you trying to tell me? I move that we defer the taking up of the death penalty bill. Is there a second? There appears to be no second motion, so the motion is overruled.
Nilinaw din ni Senator Gordon na hindi siya humihingi ng apology mula sa CHR dahil nag-usap na sila ni Chairman Gascon hinggil sa issue. Yung pahayag po ni Commissioner Cadiz last week ay hindi po pahayag ng kabuuan ng komisyon. Opinion po niya yon. Gayunman, hindi pa rin pinayagan ng komite na magpresenta ng mga testigo ang CHR. Ayaw niyong respetuhin ang nag-iimbestiga, huwag na kayong pumunta rito. Sa huli ay tinalakay na rin ng komite ang mga kaso ng mga napatay na drug suspect sa mga isinagawang police operations. Tinuloy ang pagdinig ng committee ay natalakay ang sinasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa mga umanikaso ng mga suspect na napapatay sa police operations. Ayon kay Attorney Maria Constantinopla ng PNP Internal Affairs Service, mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon ay nag-imbestiga sila ng mahigit 1,000 kaso ng police operations na nagresulta sa pagkamatay ng inaaresto. 300 rito ay maituturing na dropped and closed cases dahil sa kukulangan ng ebidensya, habang 28 lamang ang nahanapan na ng probable cause para isailalim sa summary hearings. Puro administrative cases anya ang mga ito at kung sakaling mapatunayan na may pananagutan ang mga pulis ay maaari nilang irekomenda ang suspension, demotion o termination ng mga ito. Dahil tapos na nga ang public hearing ayon kay Senator Richard Gordon ay hinahanda na nila ang committee report na inaasahang ilalabas sa Lunes. Maaring hindi na nila anya isama dito ang testimonya ni Edgar Matubato at irerekomenda pa ang kasong perjury laban sa kanya. Kabilang naman sa nakikita na lang recommended bills na maaaring ipasa ay ang pagpapabilis na investigasyon ng pulisya sa mga kaso ng mga napapatay sa police operations, ang paggamit ng body cameras ng pulisya, pagdagdag ng budget ng PNP at iba pa. Angela, bilang konklusyon nga nitong 6 hearings ng Senate Committee on Justice and Human Rights ayon kay Committee Chair Senator Richard Gordon, hindi niya naituturing na state-sponsored o utos ni President Rodrigo Duterte itong kaliwat kanan na nare-report ng mga pagpatay. Ayon din sa kanya, tinatanggi niya na mas mataas ang bilang ng mga napapatay ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon o noong mga nakaraang administrasyon. Ayon pa sa kanya, ay masisisi niya itong mga kaliwat kanang pagpatay o mga itinuturing na extrajudicial killings sa umanik kapabayaan parehas ng tao at ng gobyerno. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho, live na nag-ulat mula sa Senado. Sa Department of Justice o DOJ, si Senator Leila De Lima at 7 iba pa kaugnay ng talamak na bentahan ng droga sa New Bilibid Prison o NBP. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kinakaharap na reklamo ni Senador Leila De Lima kaugnay ng Bilibid drug trade. Dawit sa reklamo ng VACC, sina dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III, dating Bucor Director Franklin Bucayo at ang umano'y bagman nito na si Wilfredo Eli, Jonel Sanchez, Ronnie Dayan, Jose Adriandera at ang high-profile inmate na si JB Sebastian. Pinagbasehan ng reklamo ang testimonya ng mga high-profile inmate sa pagdinig ng kamera na inutusan umano ni Sebastian na magbenta ng droga para sa kampanya ni De Lima. At ang umano'y personal na pagtanggap ni De Lima ng 1.5 million pesos na drug money kay Engelberto Durano. Ang VACC po, after last night's almost completion of the hearing House Committee, decided na we have enough proof against the former Secretary of Justice. Batay sa reklamo, nagsabwatan umano sina De Lima at iba pang respondents upang magpatuloy ang talamak na bentahan ng droga sa Bilibid. Malaki rin umano ang papel ni De Lima bilang dating Justice Secretary sa pagtatalaga ng mga tao sa Bilibid upang matiyak ang operasyon ng ilegal na droga doon. Ngunit pag-amin ni Jimenez, kulang pa ang mga dokumento para sa isinampa nilang reklamo. Ang aming po pakiusap sa kanila, kumpletuhin na po nila ito. I'm pretty sure, siguro papadala din nila to sa ombudsman, pero at least kumpiyansa po kami na makukumpleto po ito, including mga material evidences. Balak naman ni De Lima na magsampa ng writ of amparo at writ of habeas data sa Supreme Court laban kay President Duterte, habang iba't ibang kasong katiwalian naman ang ihahain niya sa ombudsman laban kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pa na umano'y nasa likod ng pamimikay ng ebidensyang inihaharap laban sa kanya sa House Inquiry. Kasi naniniwala po ako na hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng mga kaso
na pwede na isasampa sa isang incumbent president ay bawal, because it has to be dependent on the prevailing or the attendant facts and circumstances of the case. I just have to show, I just have to demonstrate that he has grossly abused his powers. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.